I am Vice Ganda and I love Poncho. I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Come on! Love, love, love. I want your love. I want your drama, your touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. Hey, come on! Love, love, love. I want your love. And you know that I want you, and you know that I need you. I want it bad, your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and your love is revenge. You and me could write a bad romance. Oh, oh, oh. What's up, Froncho, and what's up, Philippine Arena? Ito yung pinaka-uncabogable na event na napuntahan ko sa buong buhay ko. Ang lakas maka Super Bowl nito, Dai. Meme! Hi, guys! Hi, RS and Sam!
Ang ganda mo! Siyempre, no, front show ako, no? Na-pressure ako kay Vice, eh. Vice, grabe, alam mo, lahat to, maliit na katiting lang to sa front row members na nagmamahal sa'yo. I know! Sobrang lakas ng ingay sa loob. At hindi namin alam kung paano magpasalamat sa'yo kasi halos araw-araw, binabati mo kami sa showtime. Siyempre, alam mo, apakayabang ko dahil sa front row. Diba? Ang laking pagmamahal ang natatanggap ko mula sa inyo, mula sa buong front show family, at hiyang-hiya ako na hindi ito maibalik. Kaysa munting paraan na pagbabanggit ko ng front show sa telebisyon, kailangan maibalik ko yung pagmamahal na yun kasi kailangan mutual. Hindi pwedeng kabig ka lang ng kabig, kailangan may binibigay ka rin ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng front show, sobrang sarap kaya dapat nire-recycle. Ang dami nating natatanggap na pagpapala, kailangan mag-concentrate tayo sa purpose. Yun. Hindi pwedeng may natatanggap tayo at may nangyayari sa buhay natin ng walang purpose. Everything has a purpose. Bakit ba tayo pinagkakatiwalaan ng ganitong pagpapala? May purpose to. Ang unang purpose nating lahat, ako nga sabi ko kay RS nung nakaraan, sabi ko, bago ako pumasok ng showbiz, nung pumasok ko ng showbiz, ang unang purpose ko lang naman, napakasimple. Gusto ko lang kumita. Oo, tama. Diba? Selfish. Gusto ko lang kumita. Gusto pero tama yun. Love yourself. Oo. Love yourself. Kasi wala kaming pera eh. Mahirap kami. Tagamanugit ako eh. Yung bahay namin, yung pag dumura lang ang langit, abot na hanggang tuhod ang tubig sa loob ng bahay namin. Yung ganon, yung... So, gusto kong kumita para magkaroon ako ng magandang buhay at yung pamilya ko. Eh, kumita na ako. So, sabi ko, wala nang purpose kasi kumita na ako. Sabi ko, hindi. Kailangan may purpose pa. Kasi kung wala kang purpose, ihinto mo kung ano yung nangyayaring maganda. Totoo, eh, hindi totoo. Mo pwedeng ihinto. So, ang sumunod na purpose ko, ah, kumita na ako. Ngayon, gusto ko namang sumikat. Hindi naman siguro masama akong sumikat ako gamit ang talento at kung anong meron ako. Eh, biniyayaan ako ng Diyos ng pagkakataong kahit papano sumikat din. Sabi ko, so paano to? Eh, sumikat na ako, may pera na ako. So, wala nang purpose. Ayoko nang magpatawa. So, I almost stopped doing what I have been doing on TV. Ayoko nang mag-showtime. Ayoko nang mag-GGV, ayoko nang magpelikula. Nakipag-usap na ako sa management na hanggang ganitong taon na lang po ako. Kasi feeling ko may pera na ako eh. Feeling ko sikat na ako. So wala na akong purpose. Until I went to the States, nag-concert ako. Sabi ko, last concert ko na to. Hanggang nakita ko, habang nagpa-perform ako, merong sabi ko, ano pong request nyo? May sumigaw na nanay. Sabi niya, whoops, Kiri. Whoops, Kiri. Whoops, correct. Kiri. Sabi ko, ay, sorry po, mami, hindi po yung kasama sa lineup ko. Sabi niya, ah, ganun. Tapos umiyak yung nanay. Sabi ko, ba't po kayo umiyak? Kasi itong anak ko, biglang tumayo yung anak niya, special child. Ah. Tapos sabi niya, itong anak ko na special child, wala siyang ibang alam na kanta, kundi yung kanta mong Whoops, Kiri. At pag naririnig niya yun, yung lang ang nagpapakalma sa kanya pag sinusumpong siya. Ah, dun siya naging okay. So, I realized, grabe. Meron akong gift na makapasok sa mundo ng isang bata na tanging siya lang ang nakakaintindi, di ba? So, sabi ko, oh my God, hindi ako pwedeng huminto. Yeah. Kasi pag huminto ako, paano na yung mga batang special na umaasa sa pagpapatawa ko habang buhay na lang ba silang magwawala kasi hindi sila kakalma ng dahil sa akin. So, tama. I can't stop. So, everything that we do, every blessing that we have, may purpose po yan. We have to realize and acknowledge that purpose para maging meaningful kung anong meron tayo ngayon. Tama ba, guys? Kayong dalawa, naka-apekto kayo. Itong mga to, naapektuhan nyo. At lahat kayong nandito ngayon, paglabas nyo ng venue ito, lahat kayong may kakayahan ng maka-apekto ng maganda sa kapwa. Lahat tayo. Makaka-apekto tayo. Napakasarap marinig yan. Alam mo, ang take home ko lang kay Vice, guys, know your purpose. Nakita niya yung purpose niya. He's now part of Front Row. You are now part of Front Row. We know what our purpose is. Tumulong, magbago ng buhay. Ngayon, may kakayanan tayong gumawa at tumulong ng mga mas maraming tao. Huwag tayong titigil tulad ng ginawa ni Vice. Tuloy-tuloy yes. lang tayo, guys. Walang tuloy, titigil. Tuloy lang. With that, guys. And with that, guys, I'm RS, I'm Front Row. And I'm Sam, and I'm Front Row. My name is Vice Ganda, and I'm gonna go all in.